Steps on how to create a PayMaya account with free invite code. Ang video nito ay atin sa inyo ng AdLife Herbal Juice and Coffee, Iwas COVID, Iwas Awa, at ng Apuya General Merchandise. LPG ba? Deliver agad. Ako nga po pala si Paul Valentino Tanyamor, ang inyong lingkod. Welcome to create a PayMaya account for convenient and contact-free transactions. So, meaning convenient is mabilis kapag ipakinabang, lalo na ngayong may pandemya. At makaiwas sa contact o paggamit ng pera para sa pagbabayad at pagbili. Okay? Yun po ang ibig sabihin ng contact-free transactions. So bakit kayo nandito sa tutorial na to, ibig sabihin kailangan nyo ng PayMaya para magamit, no? So here's how to create your PayMaya account. Number one, bakit kailangan po natin isa-isayin to? Kasi dito sa number one, may kumapansin ninyo, may nakalagay ng Google Play, App Store, App Gallery. So dito pinapakita niya kung ano yung gamit mong phone, kasi hindi po lahat ng cellphone ay pwede kang pumunta sa Google Play, App Store, App Gallery. So for example, Android phone po yung gamit po ninyo, pwede po kayo sa Google Play o Play Store. And then kung iOS naman, iPhone, App Store. O iba pang brand ng phone, App Gallery. So, first step number one is download the free PayMaya app. Libre lang naman po siya. Okay, parang ganito po, pakita ko sa inyo. Ayan. Pagka-download, ayan, create account. So dito po sa banda kaliwa muna, ito. Okay, ito. Then the next, balik tayo dyan. So bakit pina-explain? Kasi mas magandang, mas malinaw, mas madali nyo masundan. Kasi meron mga akong mga ma-explain na mas mauunawaan ng karamihan. And then meron tayong mga para ma-aware kayo sa mga steps. Kasi mahirap yung babasahin nyo lang, yun lang. Okay? And then number 2, register. Open the app. Pagka-download, i-open nyo. Yun na nga sabi ko, press register with your name, mobile number, and email address. So, pakita ko ulit. Ito. Set na sa bandang kanan, sa may register. Yung first name ninyo, last name, tapos yung contact number na gusto nyong gamitin para sa PayMaya account po ninyo. Ano? And then, yung pinaka-unique nyo nang naiisip na password. And then, after that, kailangan mas maganda meron kayong email address, kasi kung ano pang mga transactions na mas mabibigat, kasi patungkol sa pera po to, no? Pwede mo siyang maging kagamitan yung PayMaya bilang banko o savings, ganun. So mas maganda meron kayong email address active. Kung wala naman, dahil first time nyo mag install nito, before kayo mag download nitong PayMaya, punta muna po kayo sa Gmail, gawa po kayo ng email address. So ang pinaka-best lang dyan, pag gumawa kayo ng email address, huwag niyo pong kalimutan yung password niyo. Okay? Na dapat kayo nakakaalam. Then next, balik tayo dyan. So kung naririnig niyo, umuulan ho dito eh. Okay lang yan. Basta focus na mo kayo sinasabi ko. Then, pagkatapos niyo sa step number 2, napilapan niyo yung pangalan, mobile number, email address, okay na. Then, sunod, sa number 2 tayo, number 3, read the data privacy policy and then tap agree. So ito po, kaya ako nag-explain, bago kayo mag-agree, basahin nyo. Yun po ang sabi dyan, di ba? Tama. Kasi marami sa atin na agree lang agree, okay. Lahat naman talaga daan doon sa pag-agree. Okay, pero kailangan, mas maganda, basahin nyo. Okay. Then number 4, enter verification code. Enter the verification code you will receive via SMS and tap proceed. So, pagka-agree nyo, merong sa step 4, sa number na ilinagay nyo po dyan, dyan po isi-send ng PayMaya yung verification code. Okay? So, antayin nyo na po sa dumating. Then, proceed. And then, sa number 5 naman, enter invite code. Ito po, pwede ko lang po ibigay sa inyo ng libre yung code, invite code. Pwede niyo po itong magamit kung kinakailangan po talaga, pero mas maganda magamit niyo po, no? If you have an invite code, input the code and tap submit invite code. Okay po. So nandiyan lang po 'yan, makikita niyo po sa screen. Libre lang po 'yan, ha. Okay.
So next. And then ayun. So next tayo. So after that, pagka na-submit nyo na po, okay na. And then kailangan ma-upgrade nyo yung inyong account to enjoy more features. Bakit po? Kasi ito pong Paymaya, maaari nyo magamit bilang negosyo. Tulad na lang po pag kayo ay bibili ng sarili nyong load, pwede kayo mag-load sa iba. Pwede kayo mag smart padala kasi Paymaya nga to, di ba? So for short, ang tawag po dito is Paymaya negosyo. Okay? So ayun, so upgrade, number one, upgrade my account. So tap the menu button, then tap upgrade my account. Ganun lang naman po kadali, yung tatlong linya sa taas sa screen nyo, pagkapasok nyo sa inyong Paymaya. And then, merong example dito eh. Wait lang. Ayan, pagkapindot nyo po yung tatlong linya sa taas, ito po yung lalabas, dun sa kaliwa, step 1, step 2, okay? So ayan, so kailangan nyo lang sundan yan. Okay, sige. Then anong sunod? Ang sunod, number 2 is prepare your valid ID, input your name, birth date, and other details that match your ID into your upgrade form. Okay, habang nagpipill up kayo, kailangan kung ano yung gagamitin yung ID, tulad ng UMID or driver's license o ano pa mga government ID, kailangan tama yung mag-i-input po ninyo, no? So kailangan maging mag-ingat tayo. Sabi ko nga, patungkol sa pera to. So kailangan mas mag-ingat kayo. Okay? Number 3. Tap, list number 3, kailangan yung ID mo malinaw pa. Kasi may mga time na nung ako nag-install ito, nagamit ko yung lumang ID ko. Pero valid pa naman siya, kaso malabo na. Nagasgas na siya dun sa wallet. So hindi siya gumana. So buti na lang meron tayong mga ilang government IDs na available. So pumili ako ng isa pa. So take clear front and back photos of your valid ID and upload it to the app. Okay? So ang alam ko, ito parang ganito. Kung paano, kasi ayan, parang ganyan yung sample niya. Okay? And next, number 4, record a guided video selfie. Take note of the required gestures. Do not cover any part of your face and position your head properly in the video capture frame. So kailangan nyong mag-selfie. So meron naman mga instruction yan kung tatangaw-tangaw kayo, kurap-kurap na mata, mukhang bibig. Sundan lang po nyo yan, okay? And then number 5, kailangan i-review nyo po ninyo yung inyong mga detalye, mga personal information para sigurado bago nyo po i-submit, no? Okay, laging ganun na dapat ginagawa. Number 6, bago matapos yung ating upgrade process, wait for account upgrade confirmation, then tap done. You may click on check my upgrade status to monitor your application. Okay, so yun, antay na lang po kayo. And then meron pa po tayong halimbawa, ito na, natapos na, no? All done. Congratulations. We got your application. Kindly give us a maximum of 72 hours to review and evaluate your application. Okay? Para, ibig sabihin nito, kapag na i-register nyo na, dalawa hanggang tatlong araw yung aantayin nyo para ma-open nyo na yung account nyo, no? Okay? Then next, may mga iba pa dito ng importanteng information na mga sinasabi. Dinidiscuss ko lang para mas malinaw kasi English to eh. So how to add money? Ayan. Maaari niyo po pa lang i-link yung inyong kung meron kayong mga bank accounts, pwede niyo i-link yung inyong credit card, debit card. And then meron namang Paymaya na card. Parang magsisilbing ATM niyo. Nakalink dito sa Paymaya account po ninyo. So ganoon na po kadali. Number 1 is log into your Paymaya app, then app tap add money. So pwede kayong magdagdag ng pera. Number 2, choose using credit or debit card. Number 3, select using new card if you have not saved any card details yet. Okay? Number 4, fill out the required information and choose from predefined amount.
Then number 5, confirmation page will show total amount to deducted. You click submit. Number 6, makareceive kayo ng message. Wait for the amount to be credited to your PayMy account. You will also receive an SMS confirmation from the transaction. So, halimbawa, meron kayong bank account. Galing dun sa bank account po ninyo ang paglagay ng pera sa PayMy account po ninyo. Yan. Yan po yung proseso. How to add money via InstaPay. So, number 1 is log into your mobile online banking account. Number 2, choose the option for transferring funds to other banks and select InstaPay. So, InstaPay po ang namamagitan para yung pera nyo sa PayMy, pera nyo sa bank account po ninyo, pwede nyo magamit na ilipat sa paglipat o pagpadala o pagtransfer. Okay? Number 3, in the field for account number, input your PayMy number. So, kung ano po yung contact number po ninyo, minsan humihingi yung mga bank accounts na paglilipatan nyo ng pera na merong 2 digits tulad po na nakita po ninyo. Ito, plus 63. Okay? Hindi po yung 0918, parang ganyan. So, meron lang namang ibang mga, ano, basta sundin nyo lang po yung hinihingi ng mga bank accounts na paglilipatan. Okay? And then, syempre, input the amount and click confirm. Okay? Number 5, you will receive, parang ganyan kanina, merong laging confirmation message na galing sa system. Okay? Okay, ito yung sabi ko, tama nga. Some mobile banking apps may require the additional of 63 at the beginning of your PayMy mobile number. Kindly check with your respective bank. Okay? And then, next, ito na. So, yung nabanggit ko kanina, how to scan to pay with PayMy. May mga establishments, malls, mga tindahan ngayon na hindi mo kailangan ng mag-abot ng pera, dumukot ng pera para magbayad, magkumuha ng sukli. Kasi nga, iniiwasan natin yung transmission ng virus, ng coronavirus, ng COVID-19. So, mas madali magbayad. Hindi mo na kailangan ng pamasahe. Papunta sa mga, tulad ng pagbayad ng bill ng tubig and kuryente. So, online na siya. Okay? So, ito, halimbawa kung may bibiling kayo sa mga department stores, supermarkets, ayan, mga grocery stores, ayan. So, dali lang naman, andiyan naman yung ano, scan, nasa bandang ibaba, sa gitna, sa bandang ibaba. Yung parang may box na ganun, ayan. So, i-scan nyo lang, nasa counter lang naman yun, nasa mga cashiers lang naman, nakaposition yung mga tulad nito. Ayan, yung hawak nitong bird, scan here. Yun lang i-scan ninyo para makapagbayad kayo sa kanila. Scan to pay in the bottom part of your app home screen. Tama yung sinabi kanina. Number 2, scan the merchant's QR code. So, ang tawag po nito ay QR code. Okay? Kapag yung guhit-guhit naman sa mga products, barcode po yun. Ito po ay QR code. And then number 3, input the amount. Number 4, click send payment. So, dito po sa number 3, may idagdag lang ako. At least yung babayaran mo, saktong-sakto, kahit yung total ng babayaran mo sa mga grocery stores ay may butal na, halimbawa, ang worth ng binili mo ay nagkakahalaga ng 3,972.85 centavos. So, at least may input mo yung same amount. Kasi minsan, di ba, madalas ang reklamo natin sa ibang mga grocery stores, ang sukli sa'yo, kaya hindi na lang, o kaya yung butal, hindi na maisauli sa'yo. So, sa ngayon, sa pandemya kinakaharap natin, merong, tawag ito, bawat sentabo mas mahalaga. Okay? So, number 4, send payment. Okay? Number 5, present your proof of transaction of reference number to the merchant. So, papakita nyo lang sa kanila na send mo na yung bayad. Okay? And then, automatic naman yun. Segundo lang, marireceive na rin nila yung inyong bayad. Okay? Visit the PayMy Facebook page for the complete list of ad money channel. Okay? So, hindi ko po pinapromote yung PayMy, pero bagos ginagamit ko siya at kapakipakinabang naman, lalo sa ngayon, support po natin yung PayMy. Okay? So, hanggang doon lang po. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe our channel. Thank you.